Namulat sa maagang pagtatrabaho. Ito ang batang sa Chabilita na sa mura niyang edad ay nagagawa niya na ang mga bagay na katulad nito. Napakabigat para sa kanyang edad. 6 na taon gulang pa lamang ang batang ito. Pero nandito na siya, humaharap sa mga gawaing hindi dapat niya ginagawa. Pero ginagawa niya ito para makatulong sa kanyang pamilya. Mahirap ang kanilang buhay, ang kanilang tahanan na pinagtagpi-tagpi ng dingding ng mga sako. Isang katutubo na may pangarap sa buhay, pangarap na maging guro balang araw. Maestra, para makatabang ko sa akong ginikanan, gusto ko nga bago among kinabuhi. Masayang kasakan po si Chun Pinirin Sir Ulya. Agamang karo ka utiri kayo kabutik kahoy Ulya. Narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pababa kami noon ng bundok nang masalubong namin ang mga batang ito na may mga dalang kahoy sa kanilang likuran. Mahirap ang pagsalunga dahil matarik at medyo maputik. At isa sa mga agaw atensyon sa amin ang batang ito na napakaliit pero malakas at maliksi. Kayang-kaya niyang buhatin ang kanyang daladalang mga kahoy na hindi alintana ang bigat. Sila ay mga katutubo na mula sa lahi na mga ata matigsalo. Grupo sila ng mga batang babae na nangangahoy para makatulong sa kanilang pamilya. Pagod na pagod ang mga bata. Sandali silang nagpahinga upang makabawi ng lakas sa kanilang paglalakad. Malayo pa kasi ang kanilang lalakarin para makarating sa kanilang bahay. Ayan. Hello mga bata. Hi, good morning. Grabe. Itong mga bata pong to, nakasalubong namin. Grabe yung daladala nilang mga kahoy na alam kong napakabigat. Ito ho. Grabe yung dinadala niya. Siya din. Alam niyo mga kababayan, itong mga batang to, ata matigsalog sila. Napakatarik nitong bundok na ito na pinupuntahan ng mga bata. Pero nangangahoy po sila ng mga kahoy. At isa lamang sila sa mga bata na nakikita namin na ganito yung ano. Pilay mong edad! Pilay mong edad! Hindi tayo naintindihan kasi ano sila, lumad yung salita nila. Siguro ito mga nasa sa... Ilang taong kaya to? Mga 4, 5? 5 yung edad? 6? Size daw, 6 years old. So, 6 years old sila. Grabe. Ang lakas nitong batang to. Nag-aaral ka na? Nag-eskwela? Eskwela mo? Ano grado? Grade 1. Ah, grade 1 na daw siya. Okay. Na nagbabaktas din ng mga kahoy. Grabe. Mabigat yan, be? Mabigat? Bilang mong edad? 14. 14. Bakit kayo yung inaasa? Bakit sila mga babae yung nangangahoy? Siya din, oh. Saglit lang, mga ining. Oh, pahinga lang. Pahinga. Pahuway. Huway lang, be. Huway. Grabe, oh. Oh, ito pa, isa pa bata. Diyos ko. Grabe yung daladala nitong batang to. 14 ka na? Nag-aral ka? Anong grade? Grade 9. Grade 9, ikaw? Grade 6. Grade 6. Bakit kayo yung nangangahoy? Bakit hindi yung mga magulang nyo or yung mga kuya nyo? Nganong dili daw ang inyong amahan or mga igsuon ninyong laki? Amahan, nagkuhan po na, nagtrabaho. Trabaho? Oo. Wala kang kuya? Ako pong kuya nito sa ubos. Oo. Anong ginagawa ng kuya mo? Nagbalin og kabayo. Kabayo? Kabayo sa kuya. Magkapatid kayo? Dili. Pinsan?
Ikaw, bakit ikaw naman yung nangangahoy? Bakit hindi si tatay? Bakit hindi si kuya? Dahil meron may trabaho sa akin, papa. Trabaho si papa? Opo. Ikaw lagi kang naganto ginagawa? Opo. Kami pong lahat. Kayong lahat ng mga bata na to? Grabe. Ikaw, halika, halika. Halika. So ikaw, ilang pilain mo, dad? 12. 12? Magpipinsan kayo? Ang gaganda nitong mga bata na to. Yung mga katutubo talaga. Napakaganda. Mga ano to eh, mga kilala nyo rin si Mylene, no? Opo, opo. Okay. Mahirap yung ginagawa nyo? Mahirap, no? Opo. Lisod? Lisod? Oo. Oh. Okay. Ano yung pangarap nyo paglaki nyo? Ano yung gusto nyo paglaki? Ikaw, ano gusto mong paglaki? Army. Army? Katulad din to ni Mylene, army. Bakit army yung gusto mo? Para makatabang ko sa akong pamilya. Para makatabang sa imong pamilya? Okay, ito yung naiisip mong paraan para makatulong. Ikaw ay mag-army. Kahit babae ka, okay lang sa'yo? Oh. Okay. Ano madalas yung kinakain din dito? Balanghoy. Balanghoy at kamote. Balanghoy at kamote. Saging. Okay na sa inyo yon. Pero ano yung gusto nyo laging kainin sana? Bigas? Oh. Yung bigas, gaano kadalas kayo kumakain ng bigas? Pagsara. Minsan lang. Hindi aramin nakakaanong bugas mo. Or na lang. Among papa. Saka na lang daw sila kakain, makakain ng bigas pag nakapag-hurnal yung papa nila. Ah, saka na lang kayo makakain ng bigas kapag nakapag-hurnal lang inyong papa. Grabe, oy. Itong dala-dala nito, nung bata po ako, nagagawa ko ito nung nangangahoy. Pero bilib ako sa inyo kasi mga babae sila eh. Pero dapat ang gumagawa nito yung mga lalaki, di ba? Pero siguro dahil ganun na talaga yung nakasanayan nila, sila na yung gumagawa para sa kanila. Ikaw, anong gusto mo paglaki mo? Army din! Ikaw? Army. Ay, Diyos ko, bakit mga army? Bakit army yung napipili nyo? Para makatulong sa pamilya. Okay, para makatulong sa pamilya nyo? Okay. Gaano mo kamahal yung pamilya mo? Sobra. Sobra. Okay. Gusto nyo maiaon sila sa hirap? Opo. Grabe. Mga sundalo yung gusto. Ilan taon ka na ulit? 14 years. So, kaedad sila ni Mylene. Okay, huwag kayo muna mag-aasawa, ha? Kayo ba ay nano na? Ay, tawag nito? Nabuya. Nabuya na? Dili. Hindi ikaw? Pa. Ikaw? Huwag, ha? Huwag kayong papayag na gano'n, ha? Kailangan magtapaho muna kayo. Paglaki, tapos makapag-aral para matupad niyo yung pagiging army. Sundalo yung gusto nitong mga bata na to. Try ko nga. Diyos ko po, Rudy. Paano niya ginagawa yun? Ganto. Ganto, tama? Yes, Rico, mabigat nga, hindi ko kaya. Wait lang. Awak mo nga, Day. Paano ba ito? Kasi nung bata ako, hindi naman ako naggamit ang panghalima pangangahoy. Pinapasang ko lang. No. Hirap! Hindi ko kaya! Paano niya? Uy, sorry ha! Paano niya nagawa yun? Diyos ko po. Uy, sorry! Paano niya nagawa to? Tiga muna. Grabe naman kasi pasan-pasan niya talaga. Uy, hawakan mo daw. Babalik ko yung kahoy. Ala, uy. Dali lang ha. Babalik ko lang yung kahoy nyo. Ikaw din nagsisibak nito? Grabe, katindi, uy. Kasi nung bata talaga ako, hindi naman kami gantong mangahoy. Yung papasanin lang namin buong ganon, lalagay dito, sisibakin na namin sa bahay. Nagpapanghalima man kami, pero hindi ganun rin kaliit. Siguro mga gandito. Hirap ha. Hirap ng ginagawa ninyo. Sorry ha, naitapong ko ha. Ulitin ko ulit, baka magawa ko. Tingnan ko nga muna paano mo ginagawa. Sige daw. Tingnan mo nga, paano mo ginagawa yan? Sige ikaw, paano mo ginagawa? Kahirap eh. Sige. Hello mga bata. Sige. Paano? Ah, hawak dito. Ay, siya. Napakadali lang para sa kanya. Oh. Napakadali lang. Ang dali lang para sa kanyang ginagawang ganon. Ayoko nang itry, baka sumubsob po ako. May itak pa naman sa... Ikaw, anong dala-dala mo ito? Punti lang dala mo.
Oh, tama lang. Pero itong mga batang ito, ito yung isa sa... Sige nga, paano mo ito ginawa? Ito, madali lang ito, oh. Pero believe din ako sa kanya. Halika. Paano mo yung ginawa? Paano mo ginawa yan? Oh. Ala, 6 years old lang ito, ha? Sige nga, Neng. Sige daw. Diyos ko. Kuha na ka sa ito, oh. Oh, ilalagay niya sa ulo niya. Oh, ang galing. Tapos lalakad ka na. Diyos ko, grabe, nakadaster pa, oh. Itong ganito sa Maynila, alam mong ginagawa nito. Ang hawak, Dede. Dede, manika. Pero tingnan nyo, nagdadala. Ikaw. O ikaw nga. Paano mo naman ito ginagawa? Grabe. Ay, shush, Diyos ko po, Rude. Grabe. Oh. Sige. Oh. Ay, siya, uy. Intindi talaga, ah. Grabe, oh. Grabe, mga musmus pa lang. Pero, wala eh. Wala tayong magagawa kasi yung ganito yung buhay nila. Mga musmus pa lang po ito na namulat na sa ganitong buhay, ganitong kahirapan. Kaya wala naman silang magawa dahil kailangan nilang tumulong din para sa kanilang pamilya. Okay, babaan mo muna to. Baba na. Baba mo muna to. Halika yung mga bata. Halika, lapit kayo kay kuya. Dali, lapit kayo. Naawa ako sa inyo. Grabe yung paghihirap nito mga bata na to. Ito lalo na to. Diyos ko. Bata mo pa. So, nung maliliit kayo, ganto ka edad, nagaganyan na rin kayo? Opo. Okay, ganito mag-aaral kayong mabuti, ha? Yun lang yung paraan para mabago yung buhay nyo, okay? Kung hindi kayo magtatrabaho ng ganito, alam kong hindi kayo makakatulong para sa pamilya nyo. Pero ang pinaka-importante at pinaka-the best yung gawin, mag-aral mabuti para mabago ang kabuhayan, ha? Okay? Bigay ako sa inyo, ha? Tulong ko lang para sa inyo, ha? Ito ay reward ko sa inyo dahil masisipag kayo, ha? Alam ko may mararating pa kayo, kaya sana matupad niyo yung mga pangarap niyo, ha? Kabibigyan ko kayo nito, ha? Ito para sa ito, ha? Yan, pangmeryenda niyo man lang para yung pagod niyo mawala, ha? Salamat po, sir. Oh, ito, ikaw, para sa ito. Oh, ikaw, ha? Tago, ha? Tago mo, ha? Naku, mag-aaral mabuti, ha? Ikaw yung pag-asa nila, ha? Bata pa eh. O ikaw, tago mo rin to, ha? Tago, ha? Bigay kay nanay, ha? Ayan, ha? Para maibsan yung pagod nyo, ha? Salamat, sir. Ang hirap talaga. Ang tarik nito eh. O sige na, baka mainitan kayo. Baka magsasayang pa kayo. Wala pa kayong panggatong. Ha? O sige. Tago nyo yung pera. Tago nyo yung pera. Lalo ka na, ha? Chabilita! Uy, Chabilita! Pangalan na lang natin ito, Chabilita. Chabilita! Galing mo. Apir tayo. Apir. O, ikaw, apir. Apir. Ikaw, apir. Yun. Mag-aral mabuti, Chabilita, ha? Grabe, uy. O, sige. Simulan nyo na yung pag-ahon. Ay. Akin isa man. Napakaswerte ng kanilang mga magulang. Napakasisipag ng mga bata. Imbis na naglalaro lamang sana sila, pero nandito sila sa bundok, sa bukid, at nagtatrabaho. Katulad na lang ng batang si Chabilita, napakabata niya pa para maranasan ang ganitong buhay, na sana siya ay naglalaro, o kaya naman ay dumedede pa. Pero narito siya, pasan-pasan ang mabigat na kahoy para makatulong sa kanyang pamilya.
Nagmamadali nang makauwi si Chabelita dahil kailangan pa daw niyang ibilad ang kanyang mga kinuhang kahoy. Masaya daw siya dahil meron na silang pambili ng bigas. Matagal na daw kasi silang hindi man lang nakakakain ng bigas dahil walang pambili ang kanyang mga magulang. Mga kabayan, dito namin nakita, nakatira, dito siya dumiretso, sinundan kasi namin. So, hindi namin naitanong yung pangalan niya kanina, kaya pinangalan na lang namin siyang Chabelita. Kasi kung naalala niyo yung palabas na Chabelita, medyo ganun yung maliit na bata. Tara, puntahan natin siya dito. Ayo! Dito na nga namin nalaman ang istorya ng kanilang buhay. Kung anong mayroon sila sa kanilang tahanan. At kung paano sila binubuhay ng kanilang mga magulang. Mahirap ang buhay ni Chabelita. Isang kahig, isang tuka ang kanyang pamilya. Kuat ka ng kanang kamuti, pagkakat ng kuat. Saya kasihkan bulusutun berdiri seru dia agama karu kau diri kayu kamu tikahui dia.